Panahon na naman ng baha at bagyo, pero ang tanong, natutunan nga ba ang mga Pilipino sa mga nagdaang mga kalamidad? Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Romina Marasigan, tagapagsalita ng NDRRMC. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa ating mga kapuso. Yes, ma'am. Unang-una po, may update na po ba tayo sa bilang ng mga nasawi o nasaktan dahil sa bagyong Egay Falcon na pinaigting pa po ng habagat? Opo, no, sa katunayan, sa huling naitala po ng ating ahensya dito sa Office of Civil Defense at dito sa atin sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, sa huling naitala po ay meron po tayong naitala na 5 ang namatay, 2 po ang nasugatan, at 4 po ang kasalukuyan pa pong hinahanap. Okay, ma'am, itong mga area po na, saang area po natagpuan itong karamihan dito sa mga nasaktan o nasawi po, ma'am? Opo, yung doon po sa namatay, meron po isa mula po yan sa Quezon City, isa po mula sa probinsya ng Cebu, at ang 3 po naman ay mula sa probinsya ng Bulacan. Yung po naman sa ating nasaktan, ito po ay naitala mula sa probinsya ng Cebu, at yun naman po, 4 na po na missing ay mula po ito sa Bulinaw, Pangasinan. At karaniwan, ma'am, yung cause of death nitong mga nasawi po ay dahil sa, ano po, inanod sila ng baha, ganun po ba, ma'am? Meron po yung bata po no, na nasawi po, ito po inanod dahil yung po kanilang bahay po ay inanod ng tubig, malakas sa agos ng tubig. Meron din po dito na naitala po dahil po sila ay nasunog, ay nalunod. No? At meron naman po ay yung nabagsakan po ng debris dahil po merong collapsed wall na naranasan dahil sa patuloy na pag-uulan. Ma'am Romina, na itanong ko po yon dahil po marami pong mga barangay pa rin hanggang sa ngayon, lalo na po yung nakatira doon sa may gilid ng Tulyahan River, ang ayaw pa rin pong lumikas kahit na may forced evacuation ng in place. Ganito rin ba yung ganito pa rin ba yung nakikita ninyong sitwasyon ngayon, o nakikinig na yung mga tao, nagkaroon na ba ng improvement, o marami pa rin yung tinatawag na pasaway o matigas ang ulo? Tama ka dyan, Kara, no? Kasi bagamat talagang paulit-ulit ang babalang binibigay natin sa ating mga kababayan, yung ating paalala sa kanila, no, na kailangan talaga lumikas, lalo na sa ganitong panahon, eh meron pa rin talaga mangilan-ngilan tayong tao na nakikita na hindi po sumusunod at hindi po talaga nakikiisa sa panawagan ng atin ng national at local governments. Pero ang ginagawa nga po ng mga nag-enforce po ng evacuation, nanatili pa rin po sila doon at paulit-ulit na pinapaliwanag po sa kanila na napakahalaga po na makiisa sila dito sa panawagan ng evacuation. Ito lamang po ang paraan para maging ligtas at panatag po ang kanilang mga pamilya. Ma'am Romina, hanggang saan po ba yung saklaw ng kapangyarihan, lalo na ng local government, pagdating po sa pagpapatupad ng forced evacuation? Pag sinabi mo kasing forced evacuation, pwersahan na pinapa-evacuate yung mga tao, or pwede ba sila nilang hilahin yung mga tao, kaladkarin yung mga tao at sabihin sa kanila na umalis na kayo, or talagang at the end of the day, decision pa rin ito ng mga pamilya kung mag-evacuate sila or hindi? Karayan naman ang iniiwasan natin na ano, yun ang magkaroon pa talaga ng mga ganyang hakbangin para lang sila ay mag-evacuate sa kanilang mga tahanan, lalo na peligroso naman na ang ganitong panahon para sa kanila na naninirahan sa tabi ng ilog. Ayaw naman natin yung kailangan pang hihilahin sila. Correct. Magkakaroon pa ng sakitan. Ano? Pero ang sinasabi nga natin, at the end of the day, it will be their decision. Kaya ang sasabihin din natin sa kanila, at the end of the day, ang sasabihin po ninyo sa inyong mga pamilya, kapag may nasaktan, kapag po may namatay, ang sasabihin niyo po, kasalanan ko ito kasi hindi po kami nag-evacuate. Maraming salamat po sa inyo, Romina Marasigan, tagapagsalita ng NDRRMC.